naka-alerto na ang pambansang pulisya lalo na sa mga lugar na apektado ng bagyong Henry. Nakaanda silang tumulong sa pagliligas at pamamahagin ng relief goods. Kumuha tayo ng update sa sentro ng balita ni Mela Lesmoras live. Yes, Audrey, nakatutok na ang buong pwersa ng pamahalaan dito nga sa epekto ng bagyong Henry. Kabilang na riyan ang Philippine National Police at Philippine Charity Sweepstakes Office. Ayon kay PNP Chief Rodolfo Azurin Jr., bago pa man humagupit ang bagyo, na ipakalat na nila ang kanilang mga tauhan para tumulong sa paglilikas ng mga residente, gayon din sa pagbabantay sa sitwasyon sa kasagsagan ng sakuna. Hanggang sa pagtatapos nito, ang NCRPO una na rin naghanda ng kanilang mga equipment at reactionary standby support force para agad na makaresponde sa mga lugar na lubos na nangangailangan ng tulong. Kasabay niyan ang PCSO, ipinuntong matagal na ring bahagi ng kanilang mandato ang pagbibigay ng calamity assistance fund sa mga lugar na apektado ng sakuna. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ukol dito ni na PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. at PCSO Chairperson Juni Cua. We want to ensure the public po na masecure po at hindi po magkaroon ng mga looting o nakawan po dun sa mga bahay po ng mga bawat pamilya na nagpunta po sa different evacuation centers para po sila ay ligtas at hindi po sila maging casualty po ng bagyong Henry. We would like to inform you that part of our regular program is what we call the Calamity Assistance Fund. At siyempre, dahil sa bagyo, walang makain. So meron din tayong mga hinahandang mga food packs. Magkasama ang mga opisyal ng PNP at PCSO kanina para sa turnover ceremony ng PCSO ng tsekeng nagkakahalaga ng higit 11 milyong piso para nga sa PNP. Ayon kay General Azurin, malaki ang maitutulong ng donasyong ito ng PCSO sa pambansang pulisya at gagamitin nila ito sa kanilang mga programa, particular na sa healthcare services para sa mga pulis. Bukod naman dito sa panayam ng media, naghatid din ng updates ang PNP ukol sa kanilang investigasyon sa isang ambush incident sa Maguindanao kamakailan na ikinasawi ng 2 police officers. Ongoing po yung ating hot pursuit operation as well as the investigation po nung nangyari pong pag-ambush po sa mga kapulisan po natin sa Ampatuan Municipal Police Station. And definitely, I have directed the CIDG to file the case against the perpetrators to give justice po. As far as the identification of the suspects, they are BIFF members with warrant of arrest. Audrey, bukod naman nga sa mga usapin sa bagyo, ay tuloy-tuloy yung pagmumonitor ng PNP para sa kapayapaan sa bansa. At banggitin ko na lamang din, Audrey, no, mula dito sa Quezon City, nakakaranas din tayo ng pabugsubugsong pag-ulan. Kaya paalala sa ating mga kababayan na iibayo rin pag-iingat. Audrey? Mela, saan-saan pa kayang ahensya maghahatid ng tulong ang PCSO at may mga bago ba silang programa? Audrey, sabi nga ng PCSO, no, bahagi talaga ng mandato nila ang pagbibigay ng donasyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na makatutulong naman para sa iba't ibang government projects. Under the new administration, sa Administrasyong Marcos nga, ay sinabi ng PCSO na talagang ginagawa nila ang mga paraan para magkaroon ng mga bagong programa na makapagpapaunlad pa sa kanilang pondo at makakatulong din sa ating mga kababayan in return. Audrey? Maraming salamat, Mela Lesmoras.